Hello po mga kababayan at kaibigan. Ito na naman po si Simply Talkies, nagbabalik at pagpasensya niyo na. Tayo po ay wala sa ating normal na lugar. Tayo po ay nagpapalamig dito sa San Diego. Dito po kami sa mall. Kasama ko po yung anak ko nandiyan sa likod. Yung misis ko na lang diyan mag-shopping. Bagay, pera niya naman yung gagastusin niya. Di ba? Eto po tayo. Ay magbibigay lang po tayo ng maiksing reaksyon at opinion diyan po sa dalawang bagay. Kasi mukhang meron na naman pong iboboykot ang mga dedeshet, ang mga Duterte despicable supporters. At eto na naman yung naratiba nila, mga kababayan, na kagagawan na naman ng Marcos administration, bakit yung crown jewel nilang BP sa Tamil Mill ay nawawala sa isang survey? Kuya-kuya na naman sila. Hindi totoo yung survey na yan. Mali-mali yan. Kagagawan yan ni Ninang Lisa. Bastos talaga yung first lady na yan sa lahat. Sabi nga ni Marley ka, ano daw siya, lahat na lang ng kademonyoan siya na at kinuha niya na, kasalanan niya yan. What, wala siya, hindi siya nag number one sa survey. Mga walang iya, no? So uunahin natin, mga kababayan at kaibigan, wala muna po tayong shout out ha, kasi mabilisan lang po ito, no? At tayo po ay nandito lang sa loob ng sasakyan. Unahin natin yung sinasabi nilang baka i-boycott ng mga despicable supporter ng Duterte. Ano po yun? Yan, no? Diba? Si Jollibee. Naalala nyo? Isa sa mga larawang ipinost ni Ninang Lisa o ni Ninong PBBM, yung silang dalawa kumakain ng Jollibee burger. Ang talap-talap niyan, Jollibee. Walang kaalam-alam diyan ng Jollibee, ano? Basta siguro nag-utos lang yung mag-asawa, bilan nyo kami ng Jollibee. We're craving for Jollibee. Oh, di ba? O ngayon, na-advertise yung Jollibee. Malamang yung 31.5 million Jollibee sarap. Hi Jollibee. Sarap po ang Jollibee. Sarap ang spaghetti. Ako ang kinakain ko dyan, yum burger with pineapple juice. Tapos pagbibili ako ng chicken, half and half. Ano yung half and half? Kalahating original, kalahating spicy. Sabay kainin mo kaagad yan, masarap yan. Yung anak ko namang isa, yan yung sa likod. Yan. Laging spaghetti yan, spaghetti. Yung isa, adobo rice. Ang sarap. Yung panlasang Pinoy, pambansang pagkain. Jollibee, diba? O ngayon, another picture, anong ginawa ng Jollibee? Nagpapasalamat sa ating Pangulong Bongbong Marcos for their 45 years, no? Tanging si Pangulong Marcos lamang at si Ninang Lisa ay kumain ng Jollibee. No? Ang first couple nag-Jollibee. Kaya tuwang-tuwa po ang management ng Jollibee. Binigyan po ng, ano yan? Dal. Pwede ba Jollibee? Pwede ba dyan? Magbigay naman kayo dito sa mga Jollibee dito, lalo nang dito sa Chula Vista, sa may Orange Street. Yung seafood dyan, may Jollibee po dyan. O sa National City, may Jollibee. Pwede ba kaming makabili nyan? No? Pwede po ba, Jollibee? Nananawagan po si Talkies. Sana naman, ma-email nyo ako. Oy, Talkies, meron na to sa National City. Puntahan mo na, bili ka na. Mura lang. Mga $5 lang. Bibili talaga ako nyan. Igaganto ko sa inyo. Susupalpal ko sa mga DDs yan. Di ba, Jollibee? Ano kayo ngayon? Iboboykot daw. No? Mga gago. Sige, di boycott nyo. Huwag kayong kumain sa Jollibee. Sino ba kayo? Ilan lang ba kayo? Ha?
mga minions ni Kibuloy, edi mamimiss nyo ang pinakamasarap na pambansang pagkain. Sinong hindi makakatis hindi kumain sa Jollibee? Kayong mga kupal kayo? Mga kupal na magbo-boycott daw sa Jollibee? Uwe! Bakang mag-boycott lang dyan, 10 tao eh. Diba? Binoboycott mo sila kung makain ang sarap-sarap, crispy chicken. Gumaganon pa. Tapos yung gravy, ginaganon. Ay, ang sarap naman. Tapos ikaw hindi. Boycott ako. Didishit ako eh. What a bitch. Jollibee? Okay po yan. Jollibee, sige. Promote pa natin. Tangkilikin po natin ang Jollibee. Sana naman, kung in-check man po may-ari niyan, eh sana magpaka-Pinoy po kayo. Alam nyo naman, atin ito. Atin ang West Philippine Sea, mga kababayan. Wala nang iba, ha? Kaya, congrats po sa ating Pangulo. Hindi, walang kaalaman ng Pangulo, na-promote po ang Jollibee. Ako po, hindi ko po pinopromote ang Jollibee, ha? Hindi po ako in-sponsor na ng Jollibee. Di sana kung in-sponsor na ako ng Jollibee dito, pinakita ko na sa inyo. Wala po. Mismong ako pa gumagastos pambili sa Jollibee. Mamaya lang, pupunta kami ng Seafood City, diyan sa Chula Vista, sa Orange. Ito, yung anak ko na yan. Papabili yan. Ritual po yan. Ritual yan. Kada baba namin San Diego, walang hindi pwedeng hindi ako bibili ng Jollibee sa kanya. Yung combo na spaghetti with drinks. Ang drinks niya, pineapple. Kakainin niya yan. Pero, kunti-kunti lang. Kasi, medyo lumulobo eh. Sarap, nasarap siya eh. Sa Jollibee. Ano magagawa ko? Iboboycott ko Jollibee? No way! Pambansang Pinoy yung pagkain niyan, no? Tatak na po sa atin niyan. Tapos boboycott ng mga DDZ. Who are you? Inyon nga sa harap tamil-mil ninyo. Kumakain sa Jollibee. Mga anak niyan, Jollibee. Ano, McDonald's? McDonald's. Come on. Diba sabi ni Sarah, unahin natin ang Pilipinas. Unahin natin ang Pilipino. Oh, produktong Pilipino, Jollibee. Ha? Ulitin ko. Hindi po ako in-sponsoran ng Jollibee. Wala po. Di ba? Oh. Sana matutuwa ako kung bibigyan ako ni Jollibee ng ano, ng yung dal tulad nung binigay kay Pangulong Marcos. Eh, tuwan-tuwa na ako niyan. Salamat po, Jollibee. Maski na wala. Basta po, tumulong lang po to kayo sa ating bansa. Tulungan nyo yung mga mamayang Pilipino. No, marami pong pakinabang ang mga kabataang Pilipino sa Jollibee, mga student worker, even yung mga may edad na, oh, tama po yan. Susuportahan po namin kayo basta maganda po ang inyong layunin sa ating bansa, sa inyong mga kapwa Pilipino. No? For the meantime, thumbs up, Jollibee. Now, punta naman tayo dun sa survey na wala si Tamilmil. Eto, naibalag na natin yan. Diba? Yung survey ng RP Mission. No? Yung mga excelente na mga departamento at department secretaries. Sa lahat ng survey, lagi na lang si Tamilmil ang number one. Kaya nga sabi ni Roque, bakit mo tatanggalin ang number one? Siya ang crown jewel ng gobyernong ito. Really? Really? Di ba mga mamayan? Crown jewel daw. Ha? Ano nangyari? RP Mission. Tingnan ninyo. Sino number one? Yung anak ng mayor namin sa Mandaluyong. Si Benhar Abalos Jr. Ha? Ha? Mayor Benhar ng Mandaluyong. Congratulations po sa anak ninyo. Diba? Meron po akong hipag. Malapit po dyan sa mga Abalos. Kaya, Abalos, I'm here. Ha? Tagumpay. Masaya naman ang taga Mandaluyong. Dahil yung aming anak ng aming mayor sa Mandaluyong ay number one. Top performer. Performance rating. Approval rating. Trust rating. Excelente. DILG Secretary Benhar Abalos. O ano na ngayon? Tamilmil. Ano ngayon? Hey, stop it. Sorry about that. Maingay po. Maingay. Pagbawa ko kasi baka nag-music, baka marinig tayo eh. What's up, Rogers? What's up? Oh, that's enough, please. Diba? Ayan po, mga kababayan. So, nasaan si Tamilmil? Nasaan yung number one niya? Weh!
na paghahalata, mga kababayan! Mind conditioning. Oh, ang sabi daw nila, kagagawan daw yun ni Ninang Lisa. No? Sila daw po nag-sponsor nun. Yan na naman sila. Kung ano-ano naman. Binayaran daw, nagbayad. Ang tanong, nasaan ang pruweba nyo? Na binayaran yun. Yung RP mission. Huwag nyong gaguhin. Maayos nagtatrabaho ang RP mission. Kayo ang nag-aakusa na bayaran. Ilabas nyo ebidensya ninyo. Nasaan? Ha? Yan po sila eh. Dahil bakit? Eh, isang black eye na naman sa kanila yan eh. Na talagang, hindi totoo, siguro, yung nilalabas ng mga survey ng ibang server pins. Niloloko lang tayo. Binubulag tayo. Minamind condition tayo na itong si Tamilmil ang talagang magaling. Ito ang karapat dapat na mamuno sa atin na. O di kaya sa 2028. Iyan lang lumabas ang katotohanan. Pero kayo, ano pang panglalaban ninyo? Eh, binayaran yan eh. Gawa-gawa ni Lisa yan eh. Nasaan ang ebidensya? Dapat kung nag-aakusa ko kayo, kasabay ay ebidensya. Eh wala eh. Ay, teka muna, yung ebidensya ko nandun eh. Nasaan? Nasa rekto. Nasa rekto pala. Teka muna, yung video eh. Nasaan? Hindi pa tapos eh. Hindi pa tapos yung ChatGPT. AI pala, deepfake ang putang mga ebidensya nila. So, yan po ang naratiba nila. Dahil, nalaman po natin, no? Talagang hindi pala siya effective. Hindi siya katiwatiwala. No? Hindi siya approved. Gawa-gawa lang. It is purely mind conditioning. Diba? Oh, tapos yung presidential survey daw nila. Na siya ang palaging nauuna. Alam nyo na. Mind conditioning. Eh, kalaban niya. Nilalagay nila si Rapi Tulpo. Eh si Rapi Tulpo, nagsabi na natanggalin yung pangalan niya dyan sa mga survey pin. Eh bakit din nyo lagay si Gibocho Doro? Sige nga. Lagay nyo si Gibocho Doro. Tignan natin. Ha? Lagay nyo si Erwin Tulpo. Diba? Bakit? Ba't din nyo lagay si Gibocho Doro? Yan ang dapat maging presidente. Kung hindi lalaban yung si Martin o si Erwin. Yan. Gibocho Doro for 2028. Ako na mag-una. Bakit? May paninindigan para sa West Philippine Sea. Di ba mga kababayan? Matalinong lawyer, daig pa si Tamilmil. Bartart Natcher yan. Oh, bakit? Ha? Yan ang sa akin. Ha? Wala lang kayong pakialam, yun ang gusto ko. Ngayon, ang pakialam ko, may pakialam ako sa mind conditioning ng mga survey na yan tungkol kay Tamilmil. Top performer. Trust approval, number one daw siya. Siya daw ang pinakamagaling na cabinet member, siya ang crown jewel. Eh, inamin niya, wala nga po akong alam sa DepEd. Di ba? Nakita nyo? Sinasabi ng mga kampi niya, crown jewel, top performer yan. Number one, siya ang pinakamagaling sa lahat ng kabinete. Bakit niyo tatanggalin? Tapos biglang nagsabi, eh, wala po akong background sa education. Kaya pala, yung departamento niya, palpakers. Diba? Oh, maraming nagtatanong, bakit di siya matanggal ng Pangulo? Sinabi ko na yan sa inyo dati. Kayo, busisiin nyo maigi. Extend your brain, ika nga ni Ninang Lisa. You will understand the yung sinasabi, yung gustong gawin ng Pangulo. Even though he's not saying it, but makikita nyo. If you will extend your brain, you will read every line and you will understand it. Why the president is doing it. Diba? Huwag kayong magalit sa akin. Dahil ako po, na-extend ko na yung brain ko. Pero wala pa yun sa maximum limit. Nakita ko na ang isa sa mga galaw ng presidente. Kaya huwag kayong magalit sa presidente. He is wise enough and smart
enough to make a proper decision. If you are truly a supporter and a loyalist of my president, you will know. You will trust him on every decision he makes. Yan po yan. Kaya ako, I'm happy. Sige, lagay nyo lang dyan si Tamil Mil. No, tignan na natin. Meron pang mga 3 taon ba? Ganon, no? Oh, huwag nyo namang kantahin yung kanta ng Erasured na 10 buwan na akong hindi natutulog. Matulog kayo. Huwag niyong problemahin yung desisyon ng Pangulo. He knows what he is doing because he works on the boundaries of the law and he surrounded himself with brilliant minds. Yan lang po yan. Trust the president. Ako, sabi nga ni Daddy Rick, meron siyang damit. Merong damit si Daddy Rick eh. I stand with PBBM. The same thing with me. I stand with my ninong PBBM. Diba? Kung nagkamali siya, so be it. Birahin niyo ako. Oh, eh nagkamali. Diba? So par ngayon, nagkamali ba? Sige nga, sabihin niyo nga sa akin, nagkamali ba? Anong desisyon ng Pangulo ang nagkamali na? Wala pa. Antayin natin. O sige, mag-antayan tayo. Yung mga dilaw sa campings nga, walang masabi. Sinong pinakamaingay? Yung mga kupal na Duterte despicable supporters. O diba? At huwag kayo maniniwala sa naratiba nila na lahat ng mga kapalpakan, kawalanghiyaan ay ginagawa ng ating First Lady o ng First Couple. Wala po yun. Wala po silang matibay na ebidensyang maipresenta. Kundi ang ano? Ang mga mababaho nilang bunganga. Okay? A few moments later. Okay, mga kababayan at kaibigan. Yung ating dadagdag na natin itong video natin sa Jollibee. Okay, tingnan nyo. Sabi ko, di ba? Taong Jollibee, Chula Vista. Doon sa seafood, sa loob ng seafood. Oh, peach mango pie. Jollibee yan. Desert pie. Ito po yung ubi, no? At yun nga po yung kinakain ng anak ko palagi. Jollibee spaghetti. Spaghetti po yan. Tingnan natin. Para maniwala kayong Jollibee talaga yan. Ayan pa si Jollibee. Oh, si Jollibee. Ha? Kakapal ng mukha ng mga nagbo-boycott nito eh. Oh, ayan oh. Spaghetti ha? Oh, kita nyo? Kakapal ng mukha ng mga gustong mag-boycott. Sige, mainggit kayo, no? Kami, lalapang ng Jollibee. I-boycott ninyo hanggat gusto nyo. Kakapal ng mukha nyo. Dahil napaka-bitter ninyo. No? Palibhasa, kumain lang ng Jollibee ang Pangulo at First Lady. Bitter na bitter na kayo. O, sige. Mainggit kayo ng husto. O, nalalaglag pa yung balot. O, kita nyo? Mga loko-loko pala kayo eh. Diba? Mga mokong. O ngayon, nakakuha pa ako ng dyaryo sa ano, seafood. No? Talagang pang Pinas. Sa ako na po yan ipapakita pag meron tayong West Philippine Sea. Kita nyo yan? Ha? Hindi lang yan. May drinks pa akong pineapple juice. O, o siya, yun lang po. No? O yan po, mga kababayan. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.